Ang kasaysayan ng mga Filipino ay puno ng mga kwento ng paikipaglaban para sa kalayaan. Gayunpaman, isang labanan ang namumukod-tangi sa lahat, kung saan itinuturing ito na pinakaunang labanan para sa kalayaan ng Pilipinas, sa kabila ng katotohanan na wala pang bansang Pilipinas nang maganap ito. Ito ang labanan sa Mactan. Mahigit isang taon at kalahati makalipas lisanin ni Fernão Magalhães, o mas kilala bilang Ferdinand Magellan, ang Spain, kanyang narating ang kapuluan na kinalaunan ay makikilala bilang Pilipinas. Ang paglakbay na ito ni Ferdinand Magellan ay kabilang sa pagpupursigi ng mga Europeo na tumuklas ng bagong lupain. Ang panahong ito ay mas kilala sa tawag na Age of Exploration, o ang panahon ng pagtuklas. Taliwas sa kaalaman na nakararami, hindi naatasan o kailanman ay naging misyon ni Ferdinand Magellan na patunayan na bilog ang daigdig, dahil matagal nang alam ng mga edukadong Europeo na bilog ang daigdig. Makalipas ng napakahabang paghihirap, sa wakas narating din ni Magellan at ng kanyang mga kasamahan ang Pilipinas noong 16 ng Marso, 1521. Ang unang isla na kanilang narating ay ang isla ng Homonhon. Ngayon ay bahagi ng Eastern Samar, kung saan sila ay nagpahinga at nangalap ng probisyon sa loob ng 2 linggo. Makalipas ang 2 linggong pamamahinga sa isla ng Homonhon, tumulak ang grupo ni Magellan patungo sa isla ng Limasawa, kung saan sila ay nakipagkasundo at nagpalaganap ng Kristyanismo. Dito sa islang ito, ginanap ang pinakaunang misa sa Pilipinas. Habang sila ay nasa Limasawa, nalaman ni Magellan na may isang mayamang komunidad sa isang isla sa kanluran. Ito na nga ang Cebu. Kasama ang kanyang mga tauhan, tumuloy si Magellan sa isla ng Cebu, kung saan kanyang kinaibigan si Raja Humabon. Nagsagawa ang mga Espanyol ng maramihang kumbersyon sa Cebu, kung saan malaking bilang ng mga katutubo at ang kanilang mga pinuno ang yumakap sa Kristyanismo. Bukod sa kumbersyon, humingi rin si Magellan ng pagkain at iba pang supply mula sa mga Cebuano. Gayunpaman, isang datu ang tumanggi sa mga kagustuhan ni Ferdinand Magellan. Siya si Lapu-Lapu, ang datu ng Mactan. Ang pagtanggi ni Lapu-Lapu ay nakita ni Magellan bilang pagkakataon na lalo pang mapalakas ang kanyang relasyon sa mga Cebuano kung kanyang mapapasunod ang isang datu na may matigas na ulo. Pagkakataon na rin ito upang maipakita ang lakas ng kanyang sandata sa mga bago niyang kaibigan. Kaya noong hating gabi ng 26 ng Abril, tumulak ang 60 mga Espanyol kabilang na si Magellan at ang mga sundalo ni Raja Humabon sa isla ng Mactan. Noong madaling araw ng 27 ng Abril, narating ng pinagsamang puwersa ng mga Cebuano at Espanyol ang pampang ng Mactan.
nagpadala ng mensahe si Magellan sa mga taga-Mactan na kung kikilanin nila ang otoridad ng hari ng Espanya, yayakap sa Kristyanismo at susundin ang pagbibigay ng probisyon sa mga Espanyol, ituturing silang kaibigan ng mga Espanyol. Nagbabala rin si Magellan na kung sakaling hindi nila tatanggapin ang mga utos na ito, makikita ng mga taga-Mactan ang husay ng kanilang armas. Ito ay sinagot nila Pulapu na mayroon din silang sibat na naghihintay para sa mga Espanyol. Sinabi ng mga taga-Mactan kay Magellan na huwag muna silang umatake. Bagkus, umatake na lamang siya sa umaga kapag natawag na nila ang kanilang mga sundalo. Sinabi lamang ito ni Lapu-Lapu upang engganyuhin ang mga Espanyol na dagling lumusob at halughugin ang kanilang mga kabahayan, kung saan may mga patibong silang iniwan. Hindi kinagat ni Magellan ang bitag na ito, kung kaya't kinaumagahan na nagsimula ang labanan. Dahil sa mga batuhan, hindi magawang ilapit ng mga Espanyol ang kanilang mga bangka, kung kaya't napilitan bumaba ang 49 na mga Espanyol sa hanggang baywang na tubig, samantala naiwan naman ang 11 mga sundalo para bantayan ang mga bangka. Dahil sa labis na kumpiyansa, hindi pinahintulutan ni Magellan si Raja Humabon at ang kanyang mga mandirigma na makilahok sa labanan. Pagdating ng mga Espanyol sa dalampasigan, biglang lumitaw ang hukbo ni Lapu-Lapu na binubuo ng humigit-kumulang 1,500 mga mandirigma. Agaran nilang napalibutan ang hukbo ng mga Espanyol. Ang mga sundalong naiwan sa bangka ay nagbigay ng fire support sa pamamagitan ng pagtira ng kanilang crossbow at arquebus. Ngunit dahil sa labis na layo, hindi ito lubos na nakatulong. Makalipas ng kalahating oras na hindi mabisang pamamaril, naubusan sila ng bala. Samantala, ang mga Espanyol sa dalampasigan ay paulit-ulit na pinauulanan ng mga pana, sibat at bato ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Bagamat hindi kayang tumalab ng mga armas na ito sa bakal na baluti ng mga Espanyol, dahil sa sobrang dami ng mga ito, hindi naman magawa ng mga Espanyol na lumaban ng mabisa. Sa isang desperadong aksyon, inutusan ni Magellan ang ilan sa kanyang mga sundalo na sunugin ang mga bahay ng mga katutubo upang takutin ang mga ito. Gayunpaman, ang pagsunog na ito ay lalong nagpagalit sa mga taga-Mactan, kung saan dalawa sa mga Espanyol na ito ang agarang napatay. Nang makita ito ni Magellan, ipinag-utos niya ang unti-unting pag-atras sa mga bangka, ngunit marami sa kanyang mga tauhan ang nagpanik at nagtakbuhan paatras maliban sa 8 sundalo na sumama sa kanya. Ayon sa tala ni Antonio Pigafetta, napalaban sa isang matinding hand-to-hand combat si Magellan, kung saan siya mismo ay nakapatay ng 1 katutubo. Ngunit nang siya ay masugatan sa binti, siya ay natumba at agarang pinagtulong-tulongang patayin ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Isa sa mga pinag-iisipan ng nakararami ay kung si Lapu-Lapu ba mismo ang nakapatay kay Magellan. Ngunit batay sa mga tala ng pangyayari, masasabi natin na mga tauhan lamang ni Lapu-Lapu ang nakapaslang kay Magellan. Mabilis na tumakas ang mga Espanyol lulan ng kanilang mga bangka. Sugatan at wala ng pinuno, isang kahiyahiyang pagkatalo ang labanan sa Mactan para sa mga Espanyol. Ngunit isa itong ganap na pagkapanalo para sa mga taga-Mactan. Sinubok pa ni Raja Humabon na hingin ang katawan ni Magellan kapalit ng kayamanan na siya namang tinanggihan ni Lapu-Lapu. Ang labanan ay nagresulta sa kamatayan ng 8 Espanyol kabilang na si Magellan, 4 na mga tauhan ni Raja Humabon na sumubok tumulong at 15 mandirigma ng Mactan. Kung ating ihahambing sa iba pang labanan sa kasaysayan ng Pilipinas, masasabi na maliit lamang ang labanan sa Mactan. Gayunpaman, ang epekto nito sa Pilipinas ay napakalaki. Dahil sa kabiguan ni Magellan, nahinto ang kolonisasyon ng Europeo sa Pilipinas ng 44 na taon. Magpapatuloy lamang muli ang kolonisasyon ng Pilipinas
sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565.